1971. So libero niya, bahagi yun na kung saan ay nakita. For the period of 500 years ito yung mga panahon na kung saan taka lang tayo nakikita. No? Nang iba pong mga panahon, hindi tayo mga nadadalaw. Kasi malayo tayo, sa Asia tayo. No? Ano nga baga? So, kapalag, at nagkataon, kung 2014, ilan taon ang ating papa na yun? 78. Kung saan ako, makakatulit pa siya. Pero, bahagi niyo no, gawa na yung landa. Gawa na yung landa. Kaya kung magpasalamat tayo sa Yolanda. Hindi ako yung landa. Kundi sa mga kapatid natin, ang mga nasa landa ni Yolanda. No? Kasi nakita, no? Ng Diyos. Well, siguro po maaaring tayo dalawin ni Pope Francis, pero talagang yun ang dahilan kung bakit niya. At nakita mo ang punawang inyo, no? Na nung dinagaw, no? Ni Pope Francis, yung mga kapatid natin sa Yolanda, kaya nakita naman po natin, no? Eh, ikumpara ninyo yung kung tingin nyo, ah, alin ang mas solid? Yung misa sa Tacloban o yung misa sa Luneta? Pero makita niyo talaga yung tao. Well, siguro po, tawa po siguro na medyo control po yung tao, hindi katulad dito ng talaga. Doon talaga yung kasi, ano eh. Doon yung kasi talagang limited lang yung tao, no? Talagang yung iba, hindi na talaga basa-basa yun. Dito lang kasi talaga ay talagang dilubog at saka maraming bagay na kung saan yung pero ay kahit na po si Pope ay namugo no? sa Tacloban. No? Pero yun po yung makita po natin, no? Maraming may tuturo sa amin ang mga duka, no? Ang mga anawin, afflicted. Kasama ko ito kasi na ano yun, natural disaster yun. No? Afflicted, natural disaster. So kaya po, bahagi nyo, no? Ang buti na yung mga pipapay ay baka mahirap. Bahagi na nakikita ngayong pangailangan ng ating mga kapatid na nasa landa. Sabi na naman eh, marami ay pasalamat no, sa pagdalaw ni Pope. Hindi lamang ako sa sabi na ng mga nasa Tacloban, kung kayo may mga kapamilya sa Tacloban, may sino sa inyo may pamilya sa Tacloban? Wala, wala may pamilya sa inyo. Alam sa akin, sabi sa akin, kasi meron akong kakilala rin na sabi, ako Father, mabuti na dumaulaw ang Pope. Kasi daw, isang halimbawa na lamang, isang taon bago pa dumating ang Papa. Eh, halos wala din ako. No? Nung dumating lamang ang Papa, no? Yung kalsada, eh, inayos. Pero isang taon na bago dumating ang isang taon na bago ang pagkatapos ng Yolanda, wasak yung mga kalsada. Pero gawa yung darating ang Papa, inayos yung mga kalsada. Pinaganda. Pinalaparat. Kasada ko lang yun, ha? So, talagang bahagi yun na kung saan ay makikita ko na malaki rin yung naitulong sa mga mahirap yung pagdalaw ko ng San Papa. No? So, people in poverty, not simply a plain poverty. Ngunit kapag sinabi natin anawin, it is a poverty, poor, humble, and bitter. And yung image ng Tacloban, ang tawag po namin dito ay, siguro ay yung English word ay beaten, pinataba, pinayabong, pinatatag. Siguro nais natin gamitin yung salita ng pinatatag. Mahirap,
four handball, pero pinatatag. Na para sa palataya. Hindi lang basta mahirap, no? Kulit makita natin at sakit na ng kanyang kahirapan. Eh, ano? Yung pananampalataya. Hindi naalis yung pananampalataya. Yung paniniwala sa Diyos. Dumating man si Pop o hindi, eh makita yung pananampalataya. Alam niyo naman natin, kapag may dumating disaster, maraming tutulong yan eh. No? Maraming tutulong dyan. Kaya na kung isang yung mga tutulong dyan, ay ano mo sabi, tutulungan kita, pero ikaw ay maging akin. Pero no? Naman yung kalimitan, no? Tutulungan kita, pero oh, oh. Hindi ko masisimba sa aming simbahan, ha? Oo. Oh. Di ba? Nalilasin naman minsan, di ba? Oo. Oh. Tutulungan na kita. Inalim na yun. Kaya kung isang na, yung ating naranasan dito, eh, no? Mamibiritahin kita, pero kung kayo pupunta sa aming, sa aming simbahan, ano? Kung kayo mag, bago pa yung merindahin, bago maglalaro, ay may, meron muna tayong konting pag-uusap, doktrina, hindi kasi sabihin sa iyo doktrina eh, no? Kagad-agad. Huwag muna tayo, mag-upag-upag-upag muna tayo, Lord, ha? Di ba? Ay, siguro na kung yung pananampalataya ng ating mga kapatid doon ay hilaw, no? Ay marami mo siguro ang nagbalitaan. No? Territory, property na pinatatag ng pananampalataya. Pinatatag ng pananampalataya. So ano yung kabaligtaran ng awin? Humble. Ang kabaligtaran ng awin ay mayaman. Mayaman at yung pong term na ginagamit ko minsan ay self-sufficient, kusyog, noni, lukat. Mayabang at, paano mo sabihin na ba yung tao na, na, na hindi ko na kailangan ng Diyos? Self-sufficient, hindi na. Wala na kong isang term na ginagamit sa term, no? Mayabang at, hindi umaasa sa Diyos. Kundi kaya sabihin natin, umaasa lang sa kanyang sarili. Yan siguro ko yung ating term. Ito yung mga taong hindi na niya kailangan ng Diyos. Kasi lahat ng sa kanya eh, nakukuha niya. So yun po yung kapag sinabi natin poor, no? Yun po yung tinatawag nating anawin. No? Isa po yun, yung tinatawag nating poor. Sa bahagi po ng pagdinos ng simbahan, mayroon tayong tinatawag na ibinigay po ang simbahan, kung tawagin po ay yung
yung pagkatanaw lang mo saan ay kasama na po rin yung mga outcasts, yung pong mga drug addicts, yung pong mga ibang mga dapat nabigyan ng pansin na makita po natin na sa kanilang katayuan ay nawa po ay matugunan natin yung pangailangan sa pagkiyos namin sa parokya. So ito pong poor na makita po natin na anawin ay nakita niyo yung dalawang importanteng bagay sa kanyang pagkilos. Ano yun? Yung kanyang kaluluwa at ang kanyang relasyon. No? Yung relasyon niya sa pamilya niya. Yung relasyon niya sa kanyang kapitbahay. Yung relasyon niya sa kanyang kapwa katiisa. Yung relasyon niya sa kurang paroko. So, mahalaga yun, no? Kaluluwa at relationship. Pag sinabi mo nga, ito'y tuka. Hindi na baling mawala yung iba. Huwag lang yung dalawang ito. Yung kanyang kaluluwa at yung kanyang pakipag-ugnayan. Hindi masira yung kanyang pamilya. Hindi na baling walang pera, no? Hindi na mapasiwala yung kanyang kaluluwa. Hindi na masira yung kanyang ugnayan sa kanyang asawa, hindi kaya sa kanyang anak. Kaya po kumisan, makita namin may mga tao na hindi na baling tayong mahirap, no? Pero tayo ay magkasama-sama. Isa naman na nabibili yung lahat ng bagay pero magkahiwalay yung mag-asawa. Kumisan yung mga taong they opted na sila yung mag-asawa bilang pamilya kahit na mahirap sama-sama naman sila kasi nakita nila yung relasyon mas mahalaga. Kaya po patuloy natin pinalang last Sunday. Last Sunday ay first week of Lent. At every first week of Lent is anong diniwang natin in first week of Lent? Vibrant Sunday. So, makasama natin diadalan yung mga mabagin natin na nasa ibang bansa. Kasi mas malaking hamon din yung kanilang hinaharap doon sa ibang bansa. Sino sa inyo mayroong mga kapatid na migrante, mga mga sa buhay? Huh? So, patuloy natin ito pa lang yung sila. So, Jesus is the option for the poor. Bakit Jesus is the option for the poor? Una, Jesus was born poor. Pag sinabi natin, Jesus is option for the poor. Kung bakit natin ang option for the poor, bakit natin pinangpalaga ng mga dukha? Una, sapagkat si Kristo mismo ay dukha. Hindi siya anak mayaman. Bagaman siya anak ng Diyos. No? Hindi niya ipinakita na siya ay nasa Malacanang, hindi kaya siya ay nasa kaharian, no? Hindi siya anak ng hari na daigdig na ito, no? Siya pinanganak sa sansaba, siya pinanganak na dukha. And pangalawa, niyakap niya ang pagiging dukha, no? May mga tao na dupa, pero itinaya yung pagiging dupa.
Tingin niya sa kanyang sarili siya ay witch. So, may mga tao na kung saan ay gubataman sa kanilang katayuan ay mahirap, pero ayaw niya ipakita na siya ay mahirap. Hindi na pali kung isa ng kanyang pamilya ay mahirap. Huwag lang siyang magpapangluka sa kanyang kaibigan. Pero kung saan may mga tao na very galanti sa kanyang kaibigan. Kasi bakit? Kasi gusto niya ipakita na kaya kong ibigayan. Kahit na yung pamilya niya, kung isa nagugutom. Kabaritan. Pero hindi, si Jesus hindi niya kinaya yung pamilya niya. Ipinakita niya mismo sa tao na siya ay buka. At yun ang kalimitan na nakikita ng tiguran ginagalawa natin. Yun ang majority, yung mga duka. Pero bago na kusan, niyakap niya yung kanyang pagiging duka. Kung isa tayo ay mga duka, no? Pero kung isa ay tiginaya natin yung aming pagiging duka. No? Kapag tayo ay may mga taong duka, no? Pero hindi pa rin kumain ng daing. Akala ko yung may yaman lamang ang hindi kumakain ng daing. Pangatlo. So si Kristo ito ka. Niyakap niya ang Panginoon ito ka. Bagamat ito ang pangatlo, alas sinasabi